Diyos, good light po sa ating lahat. Una ay aking kinikilala ang dakilang liwanag na siya ang God Almighty, na siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha, ito ang langit. Siya ang Diyos Ama. Pangalawa sa kanyang nilikha, ang lupa, na siya po ang Diyos Anak. Pangatlo sa kanyang nilikha, ang katawan ni Adan, siya po ang Diyos Espiritu Santo. Akin pong kinikilala ang likha ni Adan na siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang Divina Personal ng Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagan Talosig. Siya po ang personal ng langit. Kinikilala ko ang Divina Personal ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang Divina Personal ng Diyos Espiritu Santo, ng Divina Personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po yung pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumula ng ating walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan. Akin din pong kinikilala ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama, siya po si Dalmacio Wilma, at ang aking ina, si Wilma Dalmacio. Ako si Alma, na narito sa Motherland sa Kan Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Good light sa ating lahat, mga kapatid ko. At mga kapatid, ito nga po yung second week na, second Saturday na po. Hindi pala. First Saturday po ng Sunday ng May. May. Sapagkat nung Saturday, it's just 30. No? So, by next week pa po yung Mother's Day na sinasabi nila. Kasi second Saturday of the May. Mga kapatid ko. So, mga kapatid, isa na naman po itong edisyon na tayo, mga kapatid ko, ay kami ay magsasanay na kami ay magpaliwanag sa katuruan at kahulugan ng mga mensahe ni Ama Martiniano at ni Inay Conchita. Tayo po ngayon, mga kapatid ko, ay naka-live po kami sa Facebook. Sa ngayon, ito yung live namin at ito, may recording kami ito ng YouTube. At ito, gagayahin ko ngayon laging sinasabi ng mga nasa YouTubers, so, no? Mga nag-YouTubes, mga nagla-live. Please lang po, paki-like po kami at paki-follow and then paki-subscribe na rin. Para sa ganon, itong kasaysayan ng Diyos, mga kapatid ko, ay mailathala at maipakilala natin, mga kapatid ko, sapagkat wala pang nakakilala sa Diyos. Mga kapatid, isang napakalaki ng mga kasaysayan o mga bagay ngayon na pinag-uusapan ang hindi matapos-tapos hanggang pa siguro next week, ito yung eleksyon, mga kapatid ko. At ito nga, isa sa pinakamatitindi o isa sa mga bagay, no, na pinag-uukulan ngayon ng pansin, yung mga hindi napili, syempre naiinis sa INC. Yung mga napili naman, syempre love nila ang INC. But then, mga kapatid ko, ang katuruan pong ito, mga kapatid ko, ay pinapaliwanag niya, we are not in sa mga ganyang mga usapan, sapagkat kung titignan natin, marami talaga yung mga nagsasabi na kung ano at kung sino man. Ngunit ang katuruan ito, within my personal, ako na mismo nagsasalita, hindi po kasi si Bongbong Marcos ang pag-asa ng bayan. Na kaya yung sinasabi nila na pag-asa siya, hindi po. Hindi siya ang pag-asa ng bayan. Bakit? Sapagkat ang pag-asa po ng bayan ay walang iba kundi ang hari ng sanlibutan na siya po si Amang Adan. So kung bakit or kung anuman yung pakay ang bawat isa sa atin ay mayroon po tayo na mga kumbaga linya po natin. Tingnan mo, may linya yung mga doktor, may linya yung mga abogado. Yung katalinuhan, kagalingan ng abogado or even though, pero baka sasabihin mo, bakit si Montemayor, isang physician, isa din lawyer, mga kapatid, yan ay inaral niya. Ngunit anuman, kahit pa sasabihin mong physician ka and then lawyer ka, mayroon ka pa rin yung tinatawag na specialty, mga kapatid ko, or master, mayroon kang field na minamaster mo tungkol sa bagay na kung ano ka. Kaya nga, kami din, ang minamaster naming field ay yung ipakilala po namin ang dakilang Diyos na siya po ay hindi na kilala ng buong mundo.
na walang nakakilala sa Kanya, sapagkat tayo mga kapatid ko ay nagpuri lamang sa Diyos na ipinakilala nila sa atin. Ngunit ang Diyos na ito mga kapatid ko na ipinakilala nila sa atin ay nagkaroon tayo ng doubt. Nag-doubt tayo dito. Mayroon yung pag-aalinlangan natin kung siya ba o ang tunay na Diyos. Mga kapatid ko, kung kaya mga kapatid ko, kung titignan po natin ngayon, kaya nga sabi ko nga, yung sinasabi, Iglesia ni Cristo, mga tao lang sila ng iglesia. Pero ito po na aking sinasabi ngayon, akin pong sinasambit ngayon, yung usapan po na ito, tayo mga kapatid ko ay anak ng Diyos. So kumbaga, hindi ka po pwede kasing basta magsalita ng mga bagay na yan kung hindi mo ito kumbaga, hindi mo ito maipo-prove. Kaya nga sabi ng isang kapatid sa akin, may isa sa mga nag-Facebook or nag-YouTube din siguro sila, na sinasabi nila na ang katotohanan si Adan, kanila, ay siya po yung pinakatiwalaan. Dito sa katuruan ito, imbaga ni Ama Martiniano, sinabi ni Ama Martiniano sa amin, nga ni Adan, mga kapatid ko, yun din siya din ang katiwala, mga kapatid. Mayroon pang mas malalim na salita si Ama, na hindi katiwala. Hindi, Espanyol siyang salita. Kumpiyansa. Kumpiyansa iti Diyos, mga kapatid ko. Si Adan po ang kumpiyansa ng Diyos. Ano yung kinumpiyansa niya? Ikinumpiyansa ng Diyos ang langit at lupa at yung paglikha niya ng tao, paglikha niya sa atin. Yun ang kumpiyansa ng Diyos sa atin, mga kapatid ko. Ang kumpiyansa ng Diyos kay Adan, mga kapatid ko. So ngayon, sa libro Biblia, mga kapatid, sinasabi nila, ito na, mayroon yung nagsasabi na si Adan ay nagkasala sapagkat si Adan, mga kapatid ko, ay galing sa lupa. Kung kaya, ako hindi ko na ito i-clear out sa inyo, i-clear sa inyo. Bakit? Sapagkat ang Adan na aking tutukuyin, ipapakilala at ipapaliwanag po sa inyo, ay walang iba kundi ang Adan na galing po sa salita. Ito yung God become man and then Word become flesh. Dina mo, ito po yung linya ko. Ito yung sinasabi ko. Kaya nga, yung isang kapatid na sinabihan ko kagabi, kasi sabi ko sa kanya, kasi hindi mo kilala si Ama Martiniano. Hindi mo rin kilala si Adan. Kaya yung ganyang mga bagay ay pinagsasabi mo. Sapagkat kung ikaw ay tunay na anak ni Ama Martiniano, tunay ka na anak ni Adan, sabi ko sa kanya, makikilala mo si Ama Martiniano, makikilala mo si Adan, higit sa lahat, makikilala mo ang Diyos. Ngunit gawa ng walang pagkakilala ang tao sa kanyang pinagmulan, walang pagkakilala ang tao sa kanyang buhay at sa kanyang katawan, wala din siyang pagkakilala sa kanyang, sa Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid ko, so kaya nga po dito ngayon, kung titignan natin, ito na kasi yung isang bagay, no? Ito na yung isang bagay, ngunit ilinalakwise, parang kumbaga, ipinaparis, ihinahalintulan. Ngunit ako mismo magsasabi, ang Adan na tinutukoy sa libro Biblia ay hindi ang Adan na aking tutukuyin. Sapagkat sasabihin ko sa inyo, ang Adan na aking tinutukoy ay siya yung God become man at siya yung Word become flesh. Sino yung God become man? Sino yung Diyos na yan na nagkatawang tao? Ito po si Adan. Ngayon kung tutukoy natin, paano nagkatawang tao ang Diyos at ang sinasabi ko na si Adan, ano nga ba ang Diyos? Dito na po natin tutukuhin. Ano nga ba ang Diyos? Ang Diyos ay berbo, nang ibig sabihin ay salita, bigkas, at wika. Mga kapatid ko, so kumbaga, kung ang Diyos ay salita, bigkas, at wika, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, lahat ng linikha ng Diyos ay galing sa salita, bigkas, at wika. Galing sa berbo, galing sa Word. That is the proof that God is a Word and Word is God. So, kung titignan natin, walang kaugnayan dito yung usapang lupa. Walang kaugnayan dito yung usapang nagkasala at kumain ng mansanas. Hindi. Mga kapatid ko, kung ang tinutukoy ko dito ay ang Diyos at si Adan. Kaya nga sabi ng Martiniano, mga kapatid ko, na wala kanya nakakilala sa Diyos at lalo walang nakakilala kay Adan. Kaya ngayon ko pa lamang nalaman. Kaya pala, ngayon ko pa na-solve ang problema. Ba, ano yun? Paano ko na-solve yung problema o yung question mark o yung agam-agam? Kaya mahirapan tayo mga kapatid ko na ipakilala si Adan at ipakilala ang Diyos.
mahirapan tayo na ipayakap sa kanila yung katotohanan sapagkat ang nagturo sa kanila na Ama Martiniano ay hindi nila nakilala. Ngamin, tao lang na nakita tayo. Imagine mo, kasi tao lang na nakita tayo. Nga, kung lahat yung kung titingnan natin, yung salita nila, mga kapatid ko, ginagaya na lang natin. Kasi tao lang sila, tao lang siya na nakita natin. Ngunit hindi natin nakilala. Mga kapatid ko, kung sino yung nagpagalaw sa kanya, kung sino yung namagsalita sa kanya, na iyon, mga kapatid ko, ay ang buhay. At ang buhay na yan, mga kapatid ko, mismo tumahan sa kanya, mga kapatid. At ang salita na yan, mga kapatid, kaya nasabi ko sa inyo last week, nung tayo nag-usap tayo, mga kapatid ko, nasabi ko, hindi ko kukunin yung full story ng creation. Kukunin ko lamang yung mga parte na gusto kong paliwanagin sapagkat nakita nyo naman sa ating pagpunta ng Promised Land, mga kapatid ko. Lahat sila na nagsalita except me and sa isang kapatid na taga-Motherland. Oy, taga-Motherland. Speaking of taga-Motherland, hindi kasi sila taga-lupa. Mga kapatid ko. Kaya nga, kung titignan natin, mga kapatid ko, so dito, ang lahat ng salita nila is pure na repetition. At ano pa? Pamagbaga. Sino nga ba ang may karapatan sa atin na magsalita or mamagbaga sa atin? Ito yung isa sa mga bagay, tinan mo. Ang Promised Land, eka ni Ama Martiniano. It jaylaan ti pagadalan. It jaylaan ti pakamuan ti kinapuno. Sino ang teacher doon? Ang teacher po doon si Ama Martiniano. Ngayon, wala na yung teacher. Ibig bang sabihin, mga kapatid ko, yung mga kapatid na nandoon, sila yung substitute ni Ama? Hindi po. Kaya sa pagkawala ni Ama Martiniano sa ating paningin personally, ang salitang Promised Land lang ti pagadalan, natapos na din doon. Sapagkat wala na yung guru doon. Ano na ngayon ang magiging parte ng Promised Land? Ito na po yung implementation. Ito na yung paliwanag. Mga kapatid ko, explanation na ang kailangan. Hindi na po ngayon yung mag-aral ka pa. Pawang mga bagay na po tayo ng mga kapaliwanagan. So, babalikan ko. Ano nga ba, mga kapatid ko, yung mga bagay, dinan natin yung creation, totally, rinipit lang din siya. No? Nirepeat din lang din siya. Kaya ngayon po, ano nga ba, I just gonna pick up something. Kaya sabi ko dun sa isang kapatid, kagabi, kasi siya yung tumawag, sabi ko sa kanya, sinabi mo sa akin, sabi ko sa kanya, na kulang yung sinabi ko sapagkat sa om sa ok, hindi pala sa om sa ok, bagim-bagik, angus mo, angus ko, yun lang yung kinuha ko. Yun lang sinabi ko. Ayun, sabi mo sa akin, kulang, kasi dapat isa om sa ok. Sabi ko sa kanya, ang aking pinapatunayan dito ay yung connection natin kay Ama Martiniano at yung connection natin kay Amang Adan. Bakit lahat ba ng tao nakarating na ng Promised Land, hindi pa? Kaya kahit hindi pa nakarating ng Promised Land, hindi pa nakarinig ng kasaysayang ito. Sabi ko sa kanya, ito buhay mo, buhay ko, katawan mo, katawan ko. Ito po hindi pwedeng i-deny. Sapagkat lahat ng tao may katawan. Sapagkat lahat ng tao na nabubuhay, mayroon silang hininga. Ngunit hindi pa rin nila narinig yung kwento ng kanilang buhay at ng katawan. Kaya, kung pupunta ka sa saom-saok, they can deny it. May di-deny nila yun. Ngunit yung katawan nila, hindi nila pwedeng i-deny sapagkat mayroon silang katawan. Mayroon silang hininga. Ngayon, so sabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, haan sister, una na, tani Ama Martiniano, hanatay anak. You see? Sabi ko sa kanya, itangiwat mong arimuar. Hamo ang amuti kinasarsarita. Hamo ang amuti ni Ama Martiniano. So, shameful kanya. Gunak kanya. Gunak kanya. Nakababain ka. Ikaw magsasalita ka, katuruan ni Ama Martiniano. Pagkatapos, hindi ka lang, ampung ka lang pala. Then sabi niya, sabi nung kapatid ko sa akin, hindi, sabi niya, adapted.
So kasi kukunin niya yung original na salita, mga kapatid ko. So sabi ko sa kanya, nakakahiya ka. Nagsasalita ka, naniniwala ka kamo sa promised land. Sinasabi mo kuna ni Ama Martiniano, hindi mo pala kilala si Ama Martiniano. Nakakahiya ka. So dito sa atin, kaya nga sabi ko, hindi natin kailanman mahahayaan, mga kapatid ko, na mga kapatid natin, yakapin nila. Yung word become man, God become, a word become man, at yung God become man, hindi natin sila kayang, o hindi natin sila po pwede na mapilit. Pero, sabi ko, sapagkat mga kapatid ko, yung taong nagsalita sa kanila, yung taong nagkwento sa kanila, na si Ama Martiniano, hindi nila kilala. Totally hindi nila kilala. Mga kapatid. Kaya sabi ko, noong ako na paroon ako, that was 2016, 2017, ang tanong ko sa kanya, sa isang kapatid na ito, yung bang Diyos naging tao, yung bang salita nagkalaman, nagkabuto, may salita pa si Ama na ganun, wala. Sabi niya, meron. O, tapos na ang usapan. Yun po yung bagay na kailangan natin na pag-usapan natin ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang Adan na tinutukoy ko sa inyo ay yung Adan, mga kapatid ko, na siya po yung God become man, Diyos naging tao. Ang Diyos naging tao siya. Sa pamamagitan ng alin, babalikan natin kung ano ba ang Diyos. Ang Diyos ay salita. So being ang Diyos ay salita, ibig sabihin, ang langit, ang lupa at ang katawan ni Adan, nilikha niya sa pamamagitan ng salita, sapagkat siya ay salita. At ano pa, itong salitang word become flesh. Ang salita, nagkalaman, nagkabuto. So ibig kong sasabihin natin, ang salita, nagkalaman, nagkabuto, tao na yon. Papaano naman yung lupa naging tao? Iba din yun. Kasi nauna na yung salita na word become flesh. Ang salita, nakalaman, nakabuto. Mga kapatid ko. So, sa katuruan ng Biblia, sinasabi nila na yung word become flesh, ito yung espiritu. Tingnan mo, hindi nila alam kung ano yung espiritu. At ang espiritu ay kanila na yan, yun yung nasa ibabaw ng tubig. Pero sa katuruan ito, anong sabi ni Ama Martiniano, what is in the middle of the sea? Ano ang nasa gitna ng dagat? Ang sabi ni Ama Martiniano, what is in the middle of the sea? Yan ang liwanag, yan yung araw. Hindi espiritu ang nasa ibabaw ng tubig, sapagkat ang nasa gitna ay ang mismong liwanag, mismong araw. Mga kapatid ko. Kaya nga sabi ko nga, yung kasing salita, sasabihin ko na naman, ang mga salita ni Ama Martiniano ay mga makahulugan. Hindi diretsyong ganun. O hindi kabuuan ay ganun. Hindi. Sapagkat si Ama Martiniano, ayon mismo sa isang kapatid, na si mismo, si kapatid na Totoy Bacanin, ang sabi niya, si Ama Martiniano, probebo siya. Probebo. Anong ibig sabihin ng probebo? Ang bawat salita niya, mga kapatid ko, ay makahulugan. Hindi eksakto as na sinasabi, kundi makahulugan. Kaya nga sabi ko sa inyo, babalikan ko yung creation. Hindi ko kukunin lahat. Kaya yung sinabi ko sa kanya eh. Hindi ako nagsalita na parang poem na kagaya mo. Ako kinuha ko lamang yung mga bagay at nagpapatunay doon sa aking mga sinasabi. Paano ko patutunayan si Ama Martiniano at si Amang Adan na konektado sa ating katawan at nating buhay? Hindi salita ang usapan dito, kundi katawan at hininga. Kaya yun laging sinasabi ng kapatid natin na Narciso Meli, na sabi niya, until na hindi mo malaman ang kwento ng buhay at katawan mo, hindi mo malalaman ang kwento ng Diyos. Hanggang hindi mo alam ang kwento ng buhay at katawan mo, hindi mo kilala ang Diyos. O hindi mo makikilala ang Diyos. At lalong hindi mo malalaman ang kwento ng Diyos. Bakit? Sapagkat mga kapatid ko, sa nakapaloob sa ating buhay at sa ating katawan,
yung relasyon natin sa Diyos, yung relasyon natin kay Amang Adan, yung relasyon natin kay Amang Martiniano, yung relasyon natin, mga kapatid ko sa langit, at yung relasyon natin sa lupa. Katawan at hininga ang usapan doon. Katawan at hininga ang patunay doon, mga kapatid ko. Kaya nga, dito po sa katuruang ito, ang aming ipinapaliwanag po sa inyo, yung kasaysayan ng hininga at ng buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, yung sinabi ni Amang Adan, na sinabi niya, mga kapatid ko, na sabi niya, doon sa sinasabi niya po, nung binilin siya, sabi niya, wala ako eh kanyang kapangyarihan. Ako isang nilikha lamang. Anong sagot ng Diyos? Ang sagot niya sa kanya, tinan mo ha, yung mismong usapan ni Adan at yung Diyos, hindi pa rin nila ma-differentiate. Hindi pa nila maipaliwanag. Imagine mo, kung titignan natin ang Diyos ay salita, at ang salita ay siyang Diyos, paano nag-usap si Adan at ang Diyos? Imagine mo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang mga bagay na ito, mga kapatid ko, ay kasama yan. Bakit at papaano nag-usap si Adan at ang Diyos? Sapagkat ang buhay ni Adan ay siyang Diyos. Kaya nga kung titignan natin, si Adan yung God become man. Bakit? Kasi siya yung pinagbalinan na tao ni Diyos. Siya yung naging Diyos. Siya yung naging, yung Diyos na yan, siya yung naging tao sa katawan ni Adan. Mga kapatid ko, katawan ni Adan. Ang katawan ni Adan ay katawan ng Diyos. At ang buhay ni Adan ay siyang Diyos na makapangyarihan. Kung kaya't sa mismong katawan sila nag-usap, ang kapangyarihan ko ay kapangyarihan mo. Kumbaga dito mga kapatid ko, pag titignan natin, kahit sabihin pa natin, ama niya ang Diyos. Kaya nga dito na papaano magkaroon ng ama o ina ang Diyos. Kaya nga tignan mo, naging yung sa kanila na yung usapan eh. Imagine mo yung sabi nila, Diyos ama. Diyos anak na naging ina ng Diyos. Hindi nila kilala yung Diyos. Sa mga salita pa lamang nila, mga kapatid ko, lalabas na yung katotohanan na hindi nila nakilala ang Diyos. Sapagkat yung Diyos na tinutukoy ni Ama Martiniano, mga kapatid ko, yun ay probebo. Proverbs siya, mga kapatid ko. Doon sa, kumbaga, ano ba tawag dito? Pagkasasabihin mo sana doon sa word na ito, malalim yung kahulugan. Kaya nga may babalik ko sa inyo. Yung kapatid, yung mga, tinan mo yung mga leaders na, nung tinanong ko sa kanila, kasi wala akong ibang usapan kundi Diyos. Anong sabi na sa akin? Alam mo, sister, sabi nila, ang salitang Diyos, D-I-O-S, ay napakalalim na usapan yan. Hindi po pwedeng basta-basta sino lamang nanguhusap at nagsasalita niyan. Sapagkat hindi lahat ng tao ay naibigyan ng karapatan o naibigyan ng kaalaman upang ipakilala at ipahayag, ipaliwanag ang salitang Diyos. Sabi nung isa, ang Diyos, kanya sa akin, ay bagay na kumbaga, iyay na limbawa niya sa bola. Nandun sa gitna pa lang yung Diyos, napakadami ng cover, napakaluwang, napakatindi ng cover niya. Kung kaya't kanya, hindi tayo basta-basta makapag-sit through na darating na makakaparoon dun sa salitang Diyos. Sabagat marami pa tayong kailangan pag-usapan bago tayo makarating doon. Imagine mo yan. So sabi niya, napakalalim yan na usapan. Napakalalim yan na bagay na kailangan na kailangan na unawain natin. Sapagkat kanya, mahirap unawain at mahirap na makilala na tunay kung ano yung Diyos na yan. So mga kapatid ko, dito na kung kaya tinan natin, si Ama Martiniano nang usap sa atin, halos abot kamay natin lahat ng salita ni Ama. Ngunit kagaya ng isang kapatid na nagsalita sa akin nung nasabi niya, iti kanubula, iti kanubalito, at dati pambulag na. Tata, iti dingdanggok deta nga sarita amum di jay balito, kunana.
dati pambulag na ajay. So kunak met, kaya nga tangasawin dito, iti pagkaunawa ka dyan sa unay di. Kaya nga sawan, makakita ka balitok, mabulag ka. Yun yung pagkunawa ko sa salita niya noon. Pero hindi pala ganun. Kasi sabi niya, hindi mo makikita na si true na ginto. Kaya kagaya niya ngayon. Ang katuruan pong ito, yung katuruan pong ito, hindi mo masasabi direct na yun ay ginto. No? Hindi mo masasabi ng katuruan ito directly na yan ay diamante, ito ay diamante. Sapagkat sa tao mismo, tayo na mga tao, ang magbibigay or tayo yung maglalahad kung ano yung quality ng katuruan. Sa mga taong hindi naniniwala, sasabihin nilang ang katuruan ito ay gambang lang. No? Sa alasana, ito'y mga fake, gambang lang, gambang o gambong, something ganun. Pero sa mga nakakilala, kagaya ko, nalalot na unawaan ko na yung kasaysayan ng buhay at ng katawan ko. Anong halaga ng ginto sa buhay at katawan ko? Mga kapatid, walang halaga yung ginto sa buhay at katawan. Sapagkat mapapakinabangan lamang ng katawang ito ang mga ginto na yan pag ito'y buhay. Ngunit pag wala na sa'yo yung buhay at katawan, gaano mang karami, gaano mang karangya ang pamumuhay mo, mga kapatid ko, hindi mo ito mapapakinabangan. So paano maging kapakipakinabang ang mga ginto, mga diamante sa pamagitan ng buhay at katawan? Sapagkat ang katawang buhay ang nakikinabang sa mga bagay na yan. At sa mga, ang katawang buhay din ang napapahamak sa mga bagay na yan. Mga kapatid. So kumbaga kung titignan natin, yung tunay na ginto at diamante sa atin ay ang buhay at ang katawan natin. Paanong naging ganun? Sapagkat eka nga nila, kagaya nga nung isang kapatid natin sa kapatiran, ano mang karangyang mayroon siya, hindi niya na ma-enjoy. Bakit? Sapagkat ni katawan niya, hindi niya na maidala sa isang bagay, sa isang lugar na solo niya. Imagine mo yun. Hindi mo siya binubuhat, nagsasaklay na. So, ibig sabihin, kailangan niya na yung saklay para makarating sa isang lugar. Mga kapatid ko, hindi mo nakakayanin pag ikaw hindi mo na kinaya na idala yung sarili mo sa isang lugar na alone ka without saklay or without baston. Mga kapatid ko, iyan ay bagay na matatawag na ginto, na diamante, sapagkat kaya mong gawin ang mga bagay na ito. Ngunit kung hindi mo na kaya yung sarili mo, mga kapatid ko, hindi mo na masasabing ginto at diamante. Sapagkat ang kalidad ng mga bagay na tinutukoy ko sa inyo ay bumababa na. Mga kapatid. So kumbaga, tayo kailangan natin na tuklasin, alamin at pag-aralan. Mga kapatid. Kaya nga, ito bakit hindi nila ipinapasok? Bakit hindi nila pinag-uusapan? Mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang katuruan ito ay kasaysayan ng Diyos na makapangyarihan. Kasaysayan ng langit, kasaysayan ng lupa, at kasaysayan ni Amang Adan. At ang kasaysayan ng mga yan, four as one, mga kapatid ko, ang apat na yan na binanggit ko sa inyo, nasa isang katawan lang natin. Kaya sinabi nga sabi ng isang kapatid natin last week, tinamo yung four as all, sabi niya, para sa atin lahat yun. Para sa atin ang Diyos, para sa atin ang langit, para sa atin ang lupa, para sa atin si Adan. Orang langit, lupa at katawan ni Adan, agsirbi da aming kada tayo, para kanya tayo isuda. Imagine mo, para kanya tayo isuda. Mga kapatid, imagine mo yun. And we receive God. We receive heaven, we receive itong lupa na ito. Sa pamagitan ni Ama Adan at ni Eva. Mga kapatid ko, free.
libre yun na naibigay. Libre na, mga kapatid ko, nagragsakan tapay. Imagine mo, hindi sila nahirapan na nagbigay sa atin. Lumigaya po sila. Papaanong paraan? Eh, ang sabi ni Amay, nagduwing-duwing da, o kitang dinagragsa da. Kaya po, ito yung katuruan na kailangan nating unawain. Ano ito? Yung kasaysayan. Kaya ang sabi ko, I will not go on na dun sa, tinamo na stuck sila, walang kasalanan si Adan, sapagkat dun sa sinasabi nilang mansanas na yan. Na-stuck sila dun. Paano yung Adan? Mga kapatid ko, paano yung Diyos naging tao? Paano yung salita nagkalaman na kabuto? Paano yun? Wala na? Yun yung katotohanan. Yun po yung katotohanan. Nang katotohanan po na yan, ay tunay na ipinakilala ni Ama Martiniano sa atin. Ngunit, sino lamang yung mga tao na nakakilala? Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, imbaga na siya itipudno. Maikuyog ka nga napudno. Maamuan na nga napapus. Balikan natin yung salita ni Ama Martiniano. Nga kunana, nagasa ti tao, makamamuhan niya. So malalim yung mga bagay na usapan na yan. Yung usapan na ito yung kinukuha nila, nga kunana, kapsat iyawag mo kanya, dapat amakin ina nga makamukha niya ta. Yung tinutukoy ko nito, ano yung mangyayari nga apay at amakin ina nga makamukha niya ta. Kailan patutunayan ng ama at ina sila? Kailan niya, kailan magagamit ni Adan at Eva yung ama at ina nga makamukha niya ta? There must be a reason. At mayroong bagay na kung kailan, there's a thing or pangyayari na kung papaano nila makikilala or maipapakilala or magpapakilala itong ama at ina or magpapatunay ang ama at ina sa kanila. Ito po yun. Kailan nagpapatunay, kailan napapatunayan? Mga kapatid ko, ang pagpapatunay, mga kapatid ko, or ang rason ng salitang yan, ada amakin ina nga makamukha niya ta, yung pinagkasala si Adan at Eva. Yung hindi nakilala si Adan at Eva, lalong-lalo na, yung ngayon na tayo na po, yung nagpapakilala. Sa pamagitan ng Ama Martiniano at Inay Conchita, ibabalik ko kasi sabi nila last week, mayroon daw akong hindi nasabi tungkol sa token. Sabi nila, hindi mo naman nasabi yung token. Yung ibinigay ni Ama Martiniano kay Inalagrimas at yung ibinigay ni Ama Martiniano kay Inay Conchita. Ito yung tinutukoy ko ng mga token na patunay ng kung sino ang bawat isa sa kanila. Si Inay Conchita, ang ibinigay ni Ama Martiniano sa kanya, ipinakilala ni Ama Martiniano kung sino siya. Sino ni Monica Alcantara, inyam amuni Ama Martiniano, nga kunana, ti Monica Alcantara, iso tinaga. Ayan na to'y ni Monica Alcantara, impagana, intoduna Yesu muna. Pero, kalaunan, sinabi niya din, sika kuna, ikaw yun. Sapagkat gusto ng inay, na marinig ng buo. Ano to akin ng inay, na ibinigay sa kanya? Corona. Kasi si Ama Martiniano ang nangorona sa lupa. At si Inay Conchita naman ang nangorona kay Ama Martiniano. Ngayon, ano ang token na ibinigay ni Ama Martiniano kay Inalagrimas? Sing-sing po na gawa sa grass. Damok. Mga kapatid ko. Yung damo na ito, mahaba na ito, kinat niya yan and then finold niya. Minolde na. Nasingsing. Isot inyawat. Mga kapatid ko. Kini Inalagrimas. Yun po yung binigay. Ngayon, bawat isa sa atin, ano ang token na ibinigay ng Ama sa atin? Ano ang token na ibinigay ni Ama Martiniano sa atin? Yung makilala natin yung buhay ng katawan natin.
Sapagkat ang buhay na ito, ibinigay sa atin ng ating Ama. Yun yung token ni Ama Martiniano. Token ng ating Ama sa atin. Ngunit ano ang token na ito? Ito si Ama Martiniano. Kaya, kunana, sa dinuman papanam, adaaken ka. Sa dinuman papanam, kunana, adaaken ka. Kuyog-kuyog na. Paano maging adaaken ka? Wenta king ti adakada tayo. Wenta queen ti adakada. Tapos, kaya nga, kung titignan po natin yung salita, napaka, ano to, malalim ito. Kagaya ng mga sinasabi nila na iglesia, sila yung mga iglesia, sila yung mga tao lamang. Huwag tayong maingit. Mga tauhan lamang sila ni Kristo sa bantalang tayo, mga anak tayo ng Diyos naging tao. Ngunit mahirap kasi ng mga bagay na yan sapagkat may mga kasunod na mga tanong. Paano ka naging anak ng Diyos? Naging tao? Ito na. Kaya nga sabi nung siyang kapatid, si Amang Adan, kung ikaw ay kanya'y nasa katuwiran, ay yung pala yung ano, no? Dun sa katuwiran ni paglaban mo, pero ito kasi, kahit ikaw ay nasa katuwiran, kung hindi mo alam yung kwento ng katuwiran mo, ikaw ay nagiging mali. Dino, mga kapatid natin sa Promised Land, alam nila lahat yung kwento na. Alam na nila lahat yung kwento. Pero hindi nila alam. Susikun na niya ang mga am-amunak naman na kamo. Am-amunak na nanuhan na kamo. Sapagkat hindi natin naintindihan yung katotohanan. Mayroon pa palang isa. Alam mo, may tinanong sa akin si ano. May tinanong sa akin itong si Brother Jimmy. Sister, sabi niya, gusto ko lang man maungkat yung usapan na ganito. Bakit sabi ni mayroon nagsasabi daw na ano yung Buddha na sinasabi niyo sa motherland? Sabi niya. Ngayon sabi ko sa kanya, sabi ni Ama Martiniano, hindi lang isang tao kasi pinagsabihan ni Ama ito. Tata. Iti kunana namin, kunana, ito pala yung unang sa usapan namin. Iti kunana ni Ama Martiniano, at imbaga na kanon ni Ama Martiniano kin ni Uncle Rico. Iti kunana, Rico, kunana, agadal ka sursuro pagayatan ti Diyos. Ta ijay motherland. Sa motherland, magaganap yung pinakamalaking Buddha. Buddha ng buong mundo. Ijay motherland, kunana, ti pakaganapan ti Buddha sa kalubuan. Pero ada pa imbaga na bago aja sister. Wen imbaga ni Ama Martiniano nga kunana. Sublim ti sursuro ije motherland Rico. Taunag ken ruar ti Promised Land. Awan pay mabalin. Tata kunana. Han adda ti sabali. Ngamit ti kunani Ama Martiniano kini Uncle Rico kunana. Agadal ka sursuro pagayatan ti Dios Rico. Tata kunak met. Siyempre, paano niya may babalik yung katuruan sa motherland kung hindi niya alam? O, di ba? Kung hindi niya alam na isublim ti sursuro ije motherland taon ni kinruwar ti promise na nawang pa yung mabalin. Kung hindi niya alam, edi siyempre, tutunin niya muna. Pag-aralan niya muna. Mga kapatid ko, pero parang hindi naman siya nag-aral. Hindi siya nag-aral. Kasi yung nagmamantos, siya na rin yun eh. Kasi alam niyo sa totoo lang yung mga salita, yung mga bagay. Then ngayon, ibabalik ko, hindi ko muna iklaklaro yung isa na yun. Yung usapan, tata yung pinag-usapan namin tungkol sa Buddha sa kalubuan. Tata ko nanakin niya. Awang mitimbaga ni Ama Martiniano nga kas Jeka Dakano. Dito tinakila problema yun. Problema yun, Adeta. Kasi yung salita na yung IJ motherland, di pa kaganap ang kadakilang Buddha sa ngalubuan. Padaya DJ, ragragsak. Muna kanya na. Hindi lang si Mr. Rico Labugen. Ang pinagsabihanan niya yan, sabi ko, sapagkat sabi ko, maging si Mr. Si Rico ikot-ikot. Then natawa siya. Apay nga Rico ikot-ikot. Hindi ko alam. Kasi si Mr. Labugen, si Uncle Rico, sabi ko, ang bansa niya dito sa motherland,
Rico, gitara. Ngayon naman, yung si Federico Abad, ang pansag niya, Rico, ikot-ikot. Apay nga ta. Ayan ay bagay na... Yan ang bagay, eka ko na, hindi ko alam. Ligos na buligos. Parang trumpo. So sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung papaano or bakit. Sabi ko sa kanya. Basta, yun yung bansag nila. Huwag natin puntaan kasi private yun, usapan na yun. Sabi ko. Then, sabi niya, tungkol dito sa tinatawag na, ito nga, no? Ah, Buddha. Tatakit ko na natin. Anya nga imit data. Ngumamot namin nga imbaga ni Ama. Among deto'y kunak, hanggang pinilitan deto'y brother. Ako'y pilit kanyayo, but then si Ama nagsalita. Ang tanong mo kung bakit hindi niya sinabi dyan sa promised land, eh problema yung datan. Kaya na imbaga kanyayo dito. Oh, problema yung DJ. Ngayon, kung ayaw nyo, kung darating ang panahon na yon, eh, hindi rin kayo imbitado ah. Oh, hindi rin kayo imbitado. Bakit? Kasi nga, ipina-force niya lang nila, kasi yung promise lang, ipina-force lang nila. So sabi ko, there's no, siguro it's, my, siguro it's a bad timing sa akin. Kasi hindi ko na siya sinagot talaga ng marahan, ng maayos, ng maganda. Kasi sabi ko, hanyo ang mudeta? Siyempre hindi niya sinabi, hindi sinabi ni Ama sa kanila. Kasi dito naman yung ganap. Dito naman yung ganap eh. So kumbaga kung hindi nila sa kanya, hindi nila nalaman, hindi nila na pakinggan kay Ama yon, kasi hindi nila parte yun. Kaya ang sabi ko sa kanya, yan lang ang patunay. Sabi ko, nga doon nagiti banag nga, hanyo ang mutahan ngayon baga ni Ama ka na kayo. Pero tanong mo sa sarili mo, bakit? Hindi ka pinagkatiwalaan sa bagay na yon, kaya hindi mo alam. Imagine mo, kung isang bagay hindi na isabi sa'yo, ibig sabihin, hindi ka niya pinagkatiwalaan sa isang bagay na yan. At kung hindi ka pinagkatiwalaan sa bagay na yan, ano ka? Ngayon, darating tayo. Hindi ka pinagkatiwalaan, ngunit ginusto mong alamin. Bagay na yan. Gusto mong ina, gusto mong alamin, gusto mong tinuklas. At gusto mong makibahagi. Yun ay napakaganda. Eh kung ngayon, eh hindi, ayaw mo pa rin makituklas, ayaw mo pa rin makibahagi, o di hindi ka imbitado. Di ba? Hindi ka pa rin imbitado. Kaya ang sabi ko sa kanya, hanay mga kanyayo. Eh ako bitipilit, pero agad isarita nga kasta ka na kami. Being agad isarita nga kasta ka na kami, ibig sabihin nun, sabi ko, sa amin yun. Kung wala sa inyo, problema nyo yan. Problema nyo. Kasi hindi naman namin ipipilit. Ganun yung sinabi ko sa kanya. So kung nalaan niya nga rodeta nga Buddha sa nga lubungan, eh siyempre raglagsak. Raglagsak. Imagine mo yun. So, anyway, so sabi ko sa kanya, ito yung mga bagay na kailangan lang natin na usapan. Nasabi sa kanila, ito ay motherland, kaganapan ka na kailangan Buddha. Hindi natin sariling kuru-kuro yan. Mismong si Ama ang nagsabi. Mismong si Ama ang nagbanggit. Mismong si Ama, mga kapatid ko, ang nagtakda dito. Ang nagtakda sa akin. Ngunit, kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi sa inyo, ang mga bagay ay nagkaroon na ng kaibahan. Sinasabi ko sa inyo, yung dalaga, miss, pag nag-asawa na siya, misis na siya, mag-iiba rin yung pilyedo niya. Ganyan din ang pangyayari ng promise land. Pag nag-asawa, mister pa rin. Ang promise land, mga kapatid ko, nung kapanahonan ni Ama Martiniano, hindi lang tipagadalan. Mga kapatid, ngunit doon sa salita, imagine mo yung usapan ngayon na, imagine mo yung trangka, ngayon pa lang may pakilala. Ito yung isa, bakit si Ama kasi nagsabi na trangka ang motherland, bakit hindi niya pinakilala? Bakit hindi niya pinaliwanag? Di ba? Imbaglaki din tadapay ni Inay Kuncheng, Inang Kuncheng, nakunaga. Uray mo gamin ni Inang Kuncheng, ide. Di na mo impalawag. Bakit kasi yung nagsalita na kadwada ide, mismo nga kadwadan ni Ama Martiniano, may tinagbaga eh, ti motherland trangka. Ang mga ni Inay tinagbaga dyan eh. Ni Ama Martiniano. Yung pagtadapay ni Nay Conchita, nga pinabakasod daw, ano may gamin yung palawag ini? Ang tanong, bakit kasi si Ama Martiniano na siyang nagsabi, ba't di niya pinaliwanag noon? Diba? Bakit hindi niya pinaliwanag noon? Kasi tayo mismo,
ng tayo po. Tayo po, mga kapatid ko, yung pagmumula nito, dito po tayo yung kikilala. Tayo yung makakaalam. Tayo yung kikilala at maghahayag. Kaya nga sabi ko nga, bagay na ito, if they going to say, alam mo kasi, bawat bagay, kumbaga parang ako, almost lahat kasi panunuyo. Puro na lang panunuyo, no? Nga, yung tinatanong no? Sa promise land, eh. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga sa inyo, itihan nyo gamin nga nakita kagabsat tayo. Awan amakin ina kada tayo. Tunggal may sangarod kada tayo, isagong na bagbagina. Tawan ti inang kan tatang tayo, itapta nga pagipulungan, uno pag-asigan tayo. Namang isagot kada tayo. Isagong bagbagin. Ngayon, being dito, sabi ko nga, hindi na natin kailangan yun. No? Na manuyo sa kanila in Shawan. Bakit? O sabi ko nga, nasabi ko pala sa kanila, o alam mo, dumating na sa akin mga reaksyon, marami na tuwa. Doon sa ginawa namin, doon sa ginanap namin sa promise land, kayo lang yung umaayaw. No? Kayo lang yung umaayaw. So, kumbaga dito sa atin ngayon, mga kapatid, ito kailangan natin makilala, kailangan natin unawain. Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, pagkakaisa. Magkaisa tayo sa salitang Diyos. Ito yung sinasabi niya. Nagduma ka, no? Kitain mo din yung sarita. Nagduma ati mother lang kang promise land. Ang tanong ngayon, mga kapatid ko, ano yung tinagdumaan ni inang kinitatang tayo? Inang kinitatang tayo? Ma? I-personally, ni inang kinitatang tayo niya nagdumaan na kanya tayo. Lalaki kang magay. Nagdumada, ikasarian, pero may-may sada. Tanag may-may sada, gapo kanya tayo. Gabsa. Yung kayang sasabihin, baka iba. Sabali ako na lang. Ngunit nagkaisa. Kaya nga actually, nung bagay na yan, I was asking for the unification, for the unity, mga kapatid ko. Then pilit niyang i-shake at sasabihin, haan ah, takil tinagdumaan na. Tadya pa nagdaydayaw pa ilaan ko na na. Agka agduduman. Tama! Tama! Kasi tayo yung pinagdaydayaw natin, agdayaw ti timana kanya. Kasi hindi naman tayo lahat. Agdayaw ti timana kabaling alawa. Isuda, agdaydayaw ti, agdaydayaw do kini Diyos Ama. Samantalang ako, agdayaw ti timana kabaling alawa. Tinamuha sa kanila, ganyan na pa. Dayawak naman nakabalik. Dadya ima na nakapatalikod latan. Samantalang ang katuruan na yun ganito eh. Ang bawat aksyon na ipaliwanag na ang kamay sa dibdib dito, irinirespeto mo yung buhay mo, rinirespeto mo yung katawan mo, ngayon ganyan na. Imagine mo? Talagang magkaiba na sabagkat marami na silang tinanggal. Dahil sabi din ni Ama sa kanila, mas bali nga kurang mo itong sobra. Imagine mo yun. Paano nga rin ngayon yung katawan at hininga mo na daydayawin bayat ipinagdaydayaw mo? Oray mo madayawin? Pero yun yung kaya nga ito po na kailangan nating unawain po ngayon. No? So tama, iba sa kanila. Sabagat sila ang nag-iba. Sila ang gumawa ng kaibahan. Mga kapatid ko, well, ang tanong, ano ba ang kaibahan ng ama at ina? Wala silang kaibahan. Sapagkat sila ay iisa dahil sa atin. Tingnan mo, kahit sa mga differences na mga desisyon, dahil sa anak, magkakaisa sila. No? Ano man yung difference ng bawat isa sa kanila, mag-iisa sila para sa kabutihan ng anak. Yun yun. Kaya hindi nila, pero tunay na yung sinabi niya ay ganon, sapagkat, kaya nga sabi ko nga, nakababaing kapayman, di mo pa yung amun ni Ama Martiniano. Ibagang mamati ka, isusuro, patpatid mo ti promise land, di mo pa yung amun ni Ama Martiniano. So, simple, nakababaing ka. Yun yung sinabi ko talaga sa kanya. Imagine mo yun. Isa ka na,
tatayo magsasabi, it is a greatness. The true katuruan, hindi mo pala kilala yun at pag-usap. Agkanta akong kamsa. Sorry, I'm going to go to the next one.